What is up mga kadimunggol? Ngayon ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Kuha Kukoy Sword Tale. Ang Kuha Kukoy Sword Tale ay nakikilala sa pamamagitan ng matingkad na pula at puting kulay at malalim na pulang mata. Medyo mabagal silang lumangoy pero matibay at mga aktibong isda. Madalas silang inirekomenda para sa mga nagsisimula dahil sa kanilang madaling pag-aalaga. Sila ay kumbaga madali mo silang mapapadami at sa pagtansya ng kanyang water parameters ay akma-akma sa ating temperatura. Ang lalaking Sword Tale ay makikilala sa kanyang lower tail fin. Ang mga babae ay may posibilidad na mas malaki at mas bigat ang katawan. Ayan, kaya mas madali mo sila makilala kung alin yan ang babae. Ang mga lalaki. Okay mga kadimunggol. Ang Kuha Kukoy Sword Tale ay nag-originate sa Sri Lanka. Doon sila unang tinawag niya parang aquaculture. Madalas sila pinapakain ng mga frozen foods at ngayon madalas puro na commercial food. Adult size ng Kuha Kukoy fish ay Kuha Kukoy Sword Tale ay nasa 3.5 inches. Yan ay yung maximum nila. Pero minsan may lumalabas na mas malaki, parang yun. Abnormal ang size nila. Sa aquarium naman, ang recommended na size ng aquarium ay at least 20 gallons para mas mabilis silang lumaki. Malayo silang galaw sa aquarium. Good for at least 20 gallons. Ang water filter nito ay
sharktail ay isang talagang maganda at inaangat ng pagkaiba-iba na bihirang makita sa planted aquarium. Sa water parameters, ang pH at 6.8 to 7.8. Ang temperature ay 76 to 80 Fahrenheit. Ammonia at nitrite ay 0 ppm at ang nitrate ay 30 ppm. Ito ang pwedeng kasama ng kuha ko koi sa isang aquarium. Kumbaga, ito yung mga tank mates nila. Inirekomenda ang mga Corydoras catfish. I mean, Corydoras catfish, isa lang yun. Danios, barbs, rainbow fish, plecostomos, mollies, gouramis, at iba pang katamtamang laki ng isda na hindi aabot sa 6 inches ang laki.